Sabihin natin guys na nakabisado nyo na yung pag-aalaga ng mga succulents at ng mga halaman. Ngayon, paano natin i-expand yung kaalaman natin para hindi lang ito maging hobby, kundi maging mapagkakakitaan din naman. Well guys, para maging consistent ang pagpaparami natin sa kanila para ibenta sila, kailangan natin na magtayo ng greenhouse. At sa video nito, yan yung pag-uusapan natin guys, paano magplano, paano mag-design, anong mga materials ang magandang gamitin para sa pagtatayo ng greenhouse. At sa second part ng video na to, ipapakita natin yung buong build process mula umpisa hanggang sa katapusan. So ito yung planning, tapos sa susunod na video, yun naman yung building, so sana abangan nyo yun. So disclaimer lang guys, hindi ako professional sa pagtatayo ng greenhouse, ipapakita ko lang sa inyo yung process na ginawa ko para maitayo yung greenhouse ko para sa Cali Plants sa channel, para maging guide naman or maging inspiration kung kayo din magtatayo din ng greenhouse. So nagbabago-bago yung liwanag dito sa amin. So ngayon guys, mag-umpisa muna tayo dun sa site location, saan ba maganda magtayo ng greenhouse. So dito sa lugar namin, sa bahay namin, meron kaming space sa gilid sa south facing na area kung saan madalas na dumadaan yung araw kapag summer at saka kapag winter, laging dun ang direction ng araw. So yung north area ng bahay namin medyo masikip, so hindi rin yung malalagay ng greenhouse kung may space doon. Pero preferably kung kayo magtatayo ng greenhouse, ilagay nyo sila dun sa south area ng bahay nyo, kung malapit kayo sa bahay magtatayo. Pero kung sa bukid kayo magtatayo ng greenhouse guys, na walang obstruction sa gilid, sa kahit anong side, so pwedeng sa gitna ng bukid, dun kayo magtayo ng greenhouse. Gusto natin guys na maximum yung araw na nare-receive ng area na pagtatayuan natin ng greenhouse, kasi kapag maging madilim siya sa ibang part ng taon, hindi na natin magagamit yung, hindi tayo makapagpalaki ng halaman dun, unless na lang kung indoor plants o low light yung mga halaman na aalagaan natin. So dito sa clip ng area na pinapakita ko sa inyo ngayon guys, makita ninyo na susukatin ko talaga yung space para makapagtayuan ng greenhouse kung saan ilalagay yung mga poste. So ang nasukat ko na space dito ay 6 feet by 11 feet. So medyo maliit siya, medyo mas maliit siya kasi sa usual na greenhouse na malalaki, no? Pero ito kasi yung space na available sa akin. At ganun din guys, kung kayo mas malaking space ang meron kayo, pwede kayong magtayo ng greenhouse na mas malaki pa sa size na yan. Pero preferably kapag magtatayo tayo ng greenhouse, magtayo tayo ng mas malaki dun sa collection na meron na tayo o dun sa inaasahan natin na ilalagay nating halaman. Kasi ang collection natin guys ng halaman, hindi yan lumiliit, lumalaki yan. So kung marami na tayong halaman, huwag tayong magtayo ng greenhouse na mas maliit dun sa mga halaman na meron tayo o dun sa amount ng halaman na ilalagay natin. So maganda, mas marami yung space kaysa sa dun sa halaman. Para kapag makapag-expand tayo, makabili tayo ng mas maraming mother plants, marami tayong space na paglalagyan. So yan yung dapat na i-consider pagdating sa site at saka sa area. So ngayon guys, pag-usapan naman natin yung design na gagawin natin pagdating sa ating greenhouse. So ngayon guys, dito tayo sa designing na itatayo natin. Nung ginagawa ko yung pagde-design para sa aking greenhouse, marami akong mga bagay na kinonsider, marami akong mga design. Kinonsult ko din yung papa ko, yung ating resident expert, kung ano yung maganda gawin. At yung una na pag-usapan namin ay isang flat style na greenhouse na yung bubong niya ay flat, na nakababa sa isang direction at gagamit kami ng plastic na bubong na transparent. So yun yung una na kinonsider namin. At yung design nun ay parang, ayan, parang ganito. Kita ba? Okay. So, ito. Okay guys, ipapakita ko na lang sa inyo yung picture nito ng unang design namin ginawa. Pero idea namin is, so dito sa slope na to, ayan, yan yung flat na roof niya. Tapos, meron siyang pa-square. So, basic lang na shape ng isang greenhouse. At parang nga siya makonsider na yung bahay na ginagamit sa mga car wash. So yun yung unang design namin. Tapos ang plano namin is ganito, maglalagay kami ng brace para sa bubong, para frame na bubuhat sa bubong. Meron siyang angle bar, so hindi lang siya puro tubo. So magagawa kami ng brace na pailalim. So kung kayo guys, nag-iisip kayo gumawa ng greenhouse, pwede siguro niyo i-consider yung design na yan. Pero nag-consult din ako sa isang gardener, kay Sir Del, sa ating kaibigan si Sir Del ng Living Dreams sa Facebook. Sinabi ko sa kanya na magtatayo ng greenhouse at sabi niya ang ginamit niya na pang-cover sa greenhouse nila ay yung greenhouse plastic. Hindi sila gumamit ng plastic roofing na transparent para sa bubong nila.
Kasi ang sabi niya, marupok daw yun, madali yung masira. Kaya inalisan namin yun sa design na kinoconsider namin, aalisin na rin namin yung angle bar at medyo mas makatipid kasi hindi na tayo gagawa ng frame sa bubong. So ngayon, ang gagawin natin na design ay magiging parang ganito. Okay, so parang ganito. Ayan. Ito yung naisip ko na madaling design na medyo standard siya, parang hoop house na greenhouse katulad ng ibang mga greenhouse na makita natin usually, no? Na yung bubong niya ay pa-slope. So, makita nyo dyan, rounded. Ah, hindi siya slope ang tawag eh, rounded. So, ganyan. Tapos, meron siyang frame na nandito, makita nyo. So, ganyan na yung magiging shape niya, guys. Wala nang angle bar na gagamitin. Puro tubo na yan na ibe-bend para masupport niya yung bubong. At I think, sa tingin ko, no, yung ganitong shape ng bubong, mas kaya niyang i-handle yung medyo malakas na mga hangin kasi sobrang lakas ng hangin. Makita nyo dito sa amin na tuwing nag-shoot tayo, laging may hangin na tumatama sa akin. So, yung mga halaman, lagi silang hinahangin. So, ngayon, yung greenhouse malamang, hahangin yun din. Kaya naisip ko na itong hoop, itong pabilog na shape, yan yung shape na makapag-stand dun sa hangin na yun. Ngayon din, guys, para makatulong dun sa hangin na hindi siya masyadong tutumbahin, ikakabit namin itong bakal na poste dun mismo sa sahig kung saan namin itatayo yung greenhouse. So, meron dun, nakita nyo sa ginagawa ko nung sinuserve yung area, merong pahagda na shape. Yung lupa na pagkatayo namin, yung slab, yung sementadong area dun, no, pahagdan siya. So, dun sa pader ng hagda na yun, dun namin ikakabit yung poste para hindi siya tutumbahin. Mas magiging sturdy yun, guys, kung nakafix siya sa sahig. Kasi kung hindi siya nakafix, pwede siyang liparin ng hangin. Pwedeng kung saan nyo napulutin yung greenhouse nyo pagkatapos sa gitna ng kalsada. Pagkatapos bumagyo, nasa gitna ng kalsada yung greenhouse ninyo. So ngayon guys, hindi naman tayo lahat pare-pareha ng area. Merong mga bakuran sa inyo na may lupa pa din. So sa ganung mga cases, kailangan yung butasan sa sahig o sa lupa. Maghukay lang kayo ng lupa para mailubog nyo yung poste. Para maging mas matibay yung greenhouse ninyo. Pero kasi kami, yung area namin dito, halos puro naging semento na lahat. So, wala nang lupa. So, magdi-drill na lang kami dun sa semento. So, makikita niyo guys sa build process kung paano namin yung gagawin. Pero ngayon, tingnan muna natin yung mga materials na gagamitin natin para sa greenhouse. Okay guys, so ngayon, discuss natin yung plano kung paano natin gagawin yung greenhouse, ano yung sizes noon. Ang naisip namin na magandang materials para doon ay itong bakal na to. So ito. So ito ay GI pipe na S20 na half inch. Half inch siya na GI pipe. So yun yung napag-usapan namin na magandang size kasi hindi naman siya masyadong malaking greenhouse. Ang kailangan niya lang ay masupport nga yung hangin na lilipad dito sa amin. Pero dahil nga nakakabit siya doon guys sa gilid ng pader, so we think na ang sabi ng mga expert sa akin na makakatayo na tong bakal na to. So ang ibang mga greenhouse guys, gaya ng pag-usapan natin sa design, gumagamit sila ng tubo para ipag-connect yung mga tubo na to. So gumagamit sila ng connector para ma-build yon. Pero tayo, i-welding natin tong mga bakal na to para mas matibay daw, sabi ng expert, which is my tatay. So siya yung expert. So dito tayo ngayon sa gagamitin natin pang welding. Ito ay yung ating welding rod. So, 1 kilo yung binili namin. Kailangan ko pa kung magkakasya ito. Pero maliban dito guys, ang kailangan pa natin gamitin na materials ay yung greenhouse plastic. Wala pa yung greenhouse plastic ngayon. Okay guys, quick update lang sa ating materials. So, sabi ko hindi pa dumarating nung clip na yon. Pero ngayon, andito na yung mga gamit natin para sa greenhouse. So, ito yung ating plastic. Bumili mo muna. So, gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung itsura nila out of the box. So, sana maganda yung kalagay nito. So, ang inorderan ko guys sa online ay si Gian Hydroponics. Okay, pero I think last stock na nila to ng greenhouse plastic. Sige, so ito mabilis na nila na ship kasi inorder ko to 4 days ago. Pero ngayon dito na. So, mabilis lang ship ngayon guys. Okay. So, ito yung mga clamps. So, ganyan yung itsura nyo guys. Para sa half inch na tubo, ganito yung clamp. Okay. Order ako ng 40 pieces.
At ito na yung ating greenhouse plastic. So, ganyan din itsura ng greenhouse plastic na yun. So, ayan yung itsura ng plastic. Yan yung isang ply niya. Makapal siya. Mas makapal siya dun sa pinag-packaging niya, sa pinagbalutan niya. So, yan. So, ito guys yung ipambabalat at sa greenhouse. Back to the video. Dun sa part 2 siguro na video na to ipapakita ko sa inyo. O sa part 2 or sa part 3 kung paano namin ikakabit yung greenhouse plastic, pero bumili na ako online. Tapos kasama na rin dun guys yung clamps na gagamitin din para makabit siya dun sa mga tubo. So yung clamp natin guys ay dapat match dun sa tubo na gagamitin natin para sa greenhouse. So ngayon guys, para mag-idea kayo kung paano namin tatayo yung greenhouse, tingnan nyo tong preview na ito. So ang ginawa ni Kuya guys ay inuna niya yung support niya sa baba, gaya nung sabi ko kanina. Tapos may pako para hindi lumundo, para patag kasi hindi patag yung slab. Pero ito na siya ngayon. So ngayon guys, nakita niyo na yung ating process ng pagpili ng lugar, ng pagde-design at ng mga materials na gagamitin. Meron na rin kayo nakita ang preview kung paano natin tatayo. Sana magka-idea kayo dyan. Kung magtatayo kayo ng sarili niyong greenhouse, kailangan niyo talaga silang planuhin yung budget, ano-ano yung mga dapat ninyong i-consider pag magtatayo ng greenhouse. So, hindi siya simpleng gawain, guys. Hindi lang dahil napagtripan niyo lang yung paghahalaman, magtatayo kayo ng greenhouse. Medyo magastos siya, yes. Pero dahil dito naman sa Cali Plants, ang idea ng channel na to ay para turuan tayo, matuto tayo sa pagdating sa paghahalaman. So, naisip ko na kailangan talaga natin na magtayo ng greenhouse. Pero kayo sa part nyo guys, kaya nyo siguro ito pinapanood dahil plano nyo rin mag-business. So sana nakakatulong sa inyo yung video na to para sa pagplanin nyo ng inyong mga greenhouse. So kung nagustuhan nyo itong video na to guys, sana mag-like kayo dyan sa baba at mag-subscribe din kayo dito sa channel. At ganoon din, kita-kits na lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye!